welcome to Madsy21 Vlogs. By the way, my name is Mitch. And for today's video, guys, ay tuturuan ko kayo gumawa ng face swap sa isang Disney princess na si Ariel. So, guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo na makalimutan na i-like, subscribe, comment down below, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video upload na ilalabas ko sa aking channel. So, guys, itong mga picture na thumbnail na po ito ay pwede nyo po itong bisitahin sa aking channel para po ito ay inyong matutunan. So, with the further ado, guys, let's begin our tutorial. Siyempre, guys, yung unang preparation natin ngayon, kailangan meron tayong Photoshop, picture, at isang Disney princess na tatanggalan natin ng face. So, eto po siya. Tatanggalan natin siya ng face, guys, at i-open na po ninyo ang inyong mga Photoshop. At i-drag na po natin dito yung picture na tatanggalan natin ng face lang. Yung pinakamukha niya na yung tatanggalin nito, guys. So, ayan na. I-check lang po natin siya kapag okay na po siya sa inyong Photoshop. Then, pagkatapos ito, guys, ay i-click nyo po dito yung control, then plus sign sa inyong keyboard para masumpo yung picture na to at hindi po kayo mahirapan na gamitin yung pen tool para magkadikit-dikit yung mga line. Nakikita nyo may mga line po dyan sa pinagdikit-dikit. Yan po yung pinakatatanggalan natin ng picture. So, make sure lang, guys, na tama yung tatanggalan nyo ng picture. Baka masama pa po yung mga ibang details na hindi natin kailangan na tanggalin. Kaya, make sure na paste lang po talaga yung tatanggalin natin dito para ito po yung paglalagyan natin ng picture ng ating celebrant. So, guys, pagtapos na, i-right click po natin yung ating mouse. May makikita kayong make selection dyan. And then, click OK. Then, sa taas naman, may makikita kayong select. Then, click nyo po yan at hanapin yung inverse. Isang beses nyo lang po siya i-click, guys, ha. Next naman, click naman natin yung layer mask, yung square na may bilog. Click nyo po yung para maging ganito po yung itsura ng ating picture. And then, click nyo po yung mata para matanggal po yung pinaka-white background bago nyo po ito i-save. Click nyo po yung file, then save as. And then, hanapin nyo po dito sa pinakababa ay yung PNG format. So, yun lang po yung, guys, yung gagawin natin para wala pong background yung picture na gagamitin natin mamaya sa ating pag-e-edit. Sundan nyo lang yung mouse ko, guys, para mabilis po kayong makasabay sa pag-i-edit ng ganito. So, next naman, guys, ay i-remove naman natin yung katawan ng ating baby dito sa picture na to. Ilagay na po natin siya sa ating Photoshop. Then, click lang po natin yung check. So, kung ano yung ginamit natin kanina, guys, yun din yung gagamitin natin ngayon. So, using pen tool, guys, ito yung gagamitin natin pantanggal nung pinaka-head ng ating picture. So, make sure lang din, guys, na hindi nyo isasama yung mga hindi natin kailangan dito sa picture na to. At dahan-dahan lang po, guys. Huwag po kayong masyadong magmadali kasi automatic naman po siyang magko-connect-connect once po na mag-end po kayo dun sa pinaka in-start nyo po na point. So, pagkatapos nito, guys, ay lilinisin po natin siya para wala po siyang bako-bako sa dulo. So, mamaya ituturo ko po siya sa inyo. So, same lang din, guys. I-right click po natin yung ating mouse. Then, make selection. At dito naman, i-click natin yung select. Then, inverse 2 times. So, dapat po, pinaka-ulo lang po yung may line niya. At wala pong line yung pinaka-white na background. And now naman, guys, i-right click po natin yung pinaka-picture head. Then, click rasterize. Then, eraser tool. Dito po ay lilinisin po natin yung mga kanto. Nakikita nyo yung may mga parang patusok-tusok dyan, guys. Lilinisin po natin siya using the eraser tool. So, pwede nyo pong liitan yan, yung eraser na yan, nasa taas po siya at pwede nyo rin po siyang lakihan. So, pwede siyang manual na pag-aayos nun, guys. And then, ayan, kung nakikita nyo, guys, ay marami pa po siyang kanto-kanto. Kailangan lang natin siyang linisin gamit ang eraser tool na to. So, guys, disclaimer lang po, hindi po ako sponsor ng apps po na to. Itinuturo ko lang po sa inyo yung mga natututunan ko at mga napag-aaralan ko sa paggawa po ng ganitong klase ng face swap. So, guys, kailangan nakasum yung mga picture natin para hindi po tayo mahirapan na magtanggal ng mga excess na picture dito sa ating picture head na to. So, now naman ay isa-save na natin siya as a PNG file. So, ganoon din po kanina, guys. I-click lang po natin yung mata dito sa layer. And then, save as dito sa file. And then, hanapin lang po natin yung PNG format. So, laging PNG format, guys, para wala pong background na masisave yung ating ginagawa.
So next naman, i-combine na po natin yung dalawang picture na ginawa natin kanina, yung anime at saka po yung picture. So ginawa ko na pong pa-portrait yung ating layout para medyo malaki po yung ating picture na gagawin. So kapag okay na yung resize nyo guys dito sa picture, i-click nyo lang po yung check dyan sa pinakataas para ma-save po yung picture na to dito sa inyong layout. So ayan na po yung picture natin, medyo malaki-laki na ng konti, check na po natin siya. At pagkatapos naman ay ilalagay na po natin yung ating picture head kanina, yung tinanggal lang po natin ng body dun sa picture, yun naman po yung ilalagay natin. So ayan po, nailagay na po natin. And then same lang po kung ano po yung ginawa natin kanina, i-resize lang po natin yung picture na to at ilalagay po natin siya sa pinaka head ng ating anime. So, hindi pa po yung ganyan guys. Kung nakikita nyo po nasa ibabaw pa yung picture, ilalagay po natin siya sa pinaka-ilalim para makita po natin yung pinaka-banks ng ating anime. And then, para mas maayos po siya guys, ay i-zoom po natin siya. So, click nyo lang yung control. Hold nyo lang po yung control, then click nyo po yung plus sign para po mag-automatic po siya na ma-zoom. So, make sure nyo lang po guys na maayos po yung paglalagyan natin ng picture at magpapantay po siya sa pinaka-anime na paglalagyan natin. So, kung malaki po siya, liitan nyo po siya ng konti. Makukuha nyo naman po siya guys, dahan-dahan nyo lang po na iayos po sa pinaka-mukha ng ating anime para magmukhang siya pa rin po yung nasa picture ng anime guys. And kung pansin nyo guys, hindi siya masyadong accurate dun sa anime nyo, ay gagamit po tayo ng warp. So, mabiblend po natin yung picture na yun gamit po yung ganong style. So, click lang po natin dito yung edit dito sa taas. May makikita po kayong edit dyan sa taas. Click nyo po yan guys. And then, pagkatapos nito, hanapin nyo po yung transform. Then, dun sa transform, hanapin nyo po yung warp. So, eto po yung warp na to, pwede nyo po yung i-adjust guys para po ayos po yung pagkakalagay ng picture natin. Yung para magiging eksakto dun sa pinaka anime na paglalagyan natin guys. Kung makikita nyo guys, hindi siya masyadong nai-stretch gamit itong warp na to. So madali lang naman to guys, sundan nyo lang po yung ginagawa ko. Lalo na po yung pinaka mouse nito kasi dun nyo po siya makukuha kung paano ko po siya ginawa. Yan lang at yan lang po yung ginawa natin guys. Paulit-ulit lang po yan para makakuha po kayo ng tamang ayos sa inyong mga gagawin picture. Dahil pwede nyo rin po ito guys gamitin sa mga gagawa kayo ng invitation. Pwede po nyo ito ilagay. Or kung gusto nyo po magkaroon po kayo ng mga watermark, pwede rin po itong gamitin guys. Lalo na ngayon magpapasokan, pwede nyo po itong gayahin at lagawan nyo po siya ng sticker. So, next naman guys, may nakikita kayong color black dyan sa pinakataas. Yan yung pinakabuhok pa ng ating head. So, click lang po natin yung rasterize, then yung eraser tool. Buburahin muna po natin yon bago natin siya ayusin. And then, pag okay na guys, i-right-click po natin yung head feature, then blending. Then, hanapin po natin nito yung color overlay para mapalitan po natin yung pinakakulay ng ating head feature. So, gagayahin po natin yung pinakakulay ng ating anime. So, nakikita nyo parang drop dyan, guys. I-click nyo lang po siya dun sa pinaka Arial feature para makuha nyo po yung kulay. And then, dun sa baba naman, ititimpla nyo po siya para po mag-blend po yung kulay niya at saka yung sa feature. So, meron pa akong isang tip, guys. Kung hindi nyo po makuha yung ganitong style, kung nahihirapan kayo, ay kung gusto ninyo, ay ilagay nyo po yung pinaka-picture nung una, yung si Arial. So, eto siya. And then, kapag nilagay nyo po yan, i-right-click nyo po ulit yung picture head, yung pinaka-ulo lang po na tinanggalan natin ng body kanina, and then blending. So, i-click din po nyo yung overlay. So, may kulay na po siya kanina, guys. So, papalitan lang natin siya ulit ng kulay. And then, yung drop niya, i-click nyo yung pinaka-paste nung anime na tinanggalan nyo ng picture, tapos dun nyo po siya i-blend para makuha nyo po yung tamang timpla ng kulay nung picture nung ni Arial na Disney at saka yung lalagyan nyo naman ng bagong kulay na head nung ating celebrant. So, ayan na po siya. Magiging ganyan na po yung itsura niya at kayo na po yung bahalang magtimpla at sumakto dun sa pinaka-picture niya
basta hindi siya babalik sa dati na katulad kanina na color black yung itsura niya kanina. So, ganyan na siya guys, para na po siyang cartoons kapag ka na-blend yung po yung pinakakulay niya doon sa picture. And now, delete ko na po yung picture dito kanina at isa-save na po natin siya as PNG file. So, same lang guys kung ano po yung ginawa natin sa una kanina kung paano mag-save po na PNG file, ay ganun lang din po yung gagawin natin ngayon. And then, i-click lang po natin dito yung eye para maging checkered po yung itsura niya. And then, click po yung file, then save as a PNG file para wala po itong background once na ma-save nyo po ito sa inyong mga desktop o sa inyong mga folder na paglalagyan. So guys, ito na po yung ating final na ginawa natin na face swap ni Ariel at saka nung head picture. So ganito po siya kanina at ito na po siya ngayon. So yan, kung makikita nyo guys, napapwede nyo po itong gamitin lalo na pag gumagawa po kayo ng mga invitation or watermark sa inyong mga desktop. So that's it for today guys, and I hope may natutunan na naman po kayo sa ating tutorial for today. At guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo na makalimutan na i-like, subscribe, comment down below, and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong video upload na ilalabas ko sa aking channel. At silipin nyo rin po yung channel ko guys, baka meron pa po kayong iba na pwedeng matutunan ng mga editing na katulad po nito. So see you guys and bye!